Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, ituro ko sa inyo kung paano mag-set up ng printer. So, una nating gagawin is, number one, setting up printer name. So, ang number one na yan is, magkapalit tayo ng pangalan sa printer. Bakit? Kasi for example, in my case, dun sa laptop na gamit ko is, halimbawa, click natin is Control P, makikita natin dyan na maraming class ng printer. As I observe sa trabaho, negosyo, paaralan, magkatanong yung katrabaho mo, sir, ma'am, saan ko mag-print po dito? Tapos sabay sasagutin mo na. Hindi ko nga alam, nakalimutan ko lang, kung nga bahala dyan. O diba, pag ganyan ang sitwasyon, nakakapagod na, magastos, kasi sa ink and printer, and sayang yung oras. So, ituro ko sa inyo kung paano magpalit ng printer name. So, paano guys, ganito lang po yun. Una, click lang natin yung control panel. Open natin siya. View device ng printer. Ayan. So, as you can see, maraming naka-open siya ng printer. Ito yung mga printer na available. Tips lang guys, kung alin dyan yung active, ibig sabihin siya lang yung naka-on and naka-connect sa computer po ninyo. Example, in my case, ang naka-highlight lang is Epson L120 Series Copy 3. Rename natin siya, rename. Kung paano mag-rename para hindi nakakalito sa example natin is ganit lang yun. Printer properties, for example, is palitan natin ng Epson dito house. Kasi work at home. Dito ako sa bahay ngayon. Okay. And click natin yung refresh. Automatic meron na siya, Epson dito house. To check, punta tayo sa Control P. Control P tayo. And nandito na lang yung Epson dito house. Compared dun sa iba-ibang klase dyan na printer is, marami pa rin. Di ba, hindi nakakalito, meron ka ng customized na printer. Epson dito house. Ibig sabihin, pag nag-print ako, is meron na ditong customized na pangalan. Okay, yun ang number one, how to set up the printer name. Number two, punta tayo sa how to set the printer into print. Emphasize ko lang dito sa guys, dito sa number two na ito, how to set the printer into print. Kasi as I observe naman, sa computer and printer, wala dyan long. Diba? Normally, meron lang dyan A4, legal, letter, A3. So, wala dyan long. Ituro ko sa inyo kung paano magkaroon ng long ang isang printer and computer po ninyo. So, paano? Ganito lang yung guys. So, makinig po and tingnan. Pupunta ulit tayo dun sa pinag-customize natin na printer. Halimbawa, Epson dito house. Click natin yung printing preference. Pero check muna natin siya pala dito sa Word. Halimbawa, Control P. So normally, pupunta sa printer properties and nakikita natin dyan is wala siyang long. Diba? Walang long. So ang gagawin natin is close natin siya kasi mag-create tayo ng long. Balik tayo dun sa control panel. So, control panel. Right click yung printer na pinag-customize natin and preferences. So, lagay tayo ng long. So, ito yun. Document size. User defined, type tayo ng long. Halimbawa long. Normally, default niya is millimeter. Convert natin siya sa inches. Alam naman natin ang size ng long is 8.5 by 13. Okay. Just click save. Na, okay, and okay. So, verify natin siya dun sa Word. Control P, Epson dito house, printer properties, and click natin siya. Oops, okay na. Meron na siyang long. Ibig sabihin, pag mag-print po kayo, hindi na mapuputol yung mag-print kayo. For example, is long. Kasi normally, pag mag-print, pag walang long, mapuputol, and kapos yung pages, ganun.
Okay, so yun ang pag-customize ng size ng papel. Okay. Sunod din sa number 2, ituro ko din sa inyo kung paano sa how to set the printer into print, kung paano isa ayos ang pag-i-print. Kasi for example, mag-i-print kayo ng 100 pages na 5 piraso. So, ibig sabihin, isang rim lang, isang rim yun po yun. 500 pages. Okay? 500 na piraso. For example, 100 pages na i-print po ninyo and 5 piraso nun. So, isa, kung paano yun set up sa printer natin, kasi sa ganong sitwasyon, kung magmamano-mano tayo, mahirap na mahirap yun. So, ang gagawin natin dito sa number 2 na yan, na tutorial ulit, hindi na kayo ang magmano-mano na gagawa ng is printer na mismo. Ang gagawin nyo lang ninyo is kayo namin lang maglalagay ng bond paper sa tray ng printer. Okay, guys? So, paano yun? Paano po yun? Click lang natin yung option dito, house, yung pilang customize natin. Preference ulit, and punta tayo ng yung size na gagamitin natin. And, pandaan lang natin, i-click natin yung collate and reverse. Ibig sabihin, for example, 100 pages, i-print siya ng mula sa baba, 100 up to 1, page 1. Okay? And, nakaayos siya sa 5 piraso, 5 pieces, and 100 pages. So, mas madali, hindi na kayo mahihirapan na mag-saayos, mag-manimal na mag-arrange, just click lang yung collate and reverse order. Okay, guys? So, lastly, ituturo ko sa inyo kung paano yung number 3. Number 3. Sa number 3 naman, yung cleaning the printer. Itong cleaning na printer naman, in number 3, marami dito ang nagkaka-issue about sa kasi magastos, nakapagod, nahihirapan. So, normally, pag alam nyo na ito, mas madali yung magagawa ang inyong trabaho. Lalo na kapag ang piniprint po ninyo is malabo na yung pag-print, putol-putol. So, ganito yun lang, guys. So, ang ituturo po dito is yung basic lang, average lang po para hindi kayo mahirapan. Okay? So, kung paano naman ito, click natin yung device and printer. Babalik ulit tayo sa printer preference. Ayan. Nandito yung main, more option, and maintenance. Click lang natin yung maintenance. So, normally, ang bond paper, pag nakasalang sa printer, pag nag-print siya na putol-putol, ang basically ang ginagawa ng iba, nozzle check. Pero, as per advice ko, pag halimbawa, ganun ang sitwasyon, click po ninyo yung heat cleaning. No? Heat cleaning lang po ang technique doon para ma-align siya. Para hindi po putol-putol. And, pati yung print heat alignment. Kailangan yung dalawa na yun para hindi maging putol-putol and maganda yung printing. Okay, guys? Yun lang yun, part na yun. And, karamihan sa mga printer ngayon is continuous. Ibig sabihin, bottomless ang ink. So, normally, ang mga printer, pag hindi ginagamit siya, normally, ang printer is natutuyo, tapos naging putol-putol siya. Pag ganun ang sitwasyon na naging putol-putol ang ink po ninyo, ang gagawin lang is power ink flashing. Yun ang kailan i-click para magbalik sa dati and madugtong-dugtong yung ink na yun. So, pag tatanda lang po natin, pag nag-cleaning ng printer, itong dalawa lang, heat cleaning and print heat alignment, tapos power ink flashing, and just in installing or clicking the proper procedure, that just click lang, continue. Okay, guys? That's all, and thank you. Thank you for watching. God bless.